para ko po ito, mga parinte, doon po sa ating lumang goat house na kinonvert po natin ng layer. Yun po, doon. Ating goat house po natin yan. Tapos, nilagyan po natin nung dinispatsa po natin yung po ating kambing. Ipinalit po natin yung mga layers. At maniwala po kayo, mga parinte, umabot po kami noon ng 90% yung pong egg production doon. Pero yung population noon, sa natatandaan ko, mga 200 lang yata, 250, parang ganun, 260. Eh dito, ang dami po nito, mga parinte, 500 po yata yung population po dito. Pero yun na nga, yung napapansin ko, nangangamoy po siya. Kahit sabihin natin may iba po rito. So, may mga iba po rito. Nangangamoy po siya, mga parinte. At maaaring nakaka-epekto po ito sa kanilang kalusugan o baka sa egg production po nila. Hindi ko alam kasi disclaimer po, hindi po tayo eksperto po dito. Pero yun lang pong naikumpara ko po doon sa yung pong dating goat house po natin. Yan, goat house po natin yan. At kinonvert po natin ng anong araw, mga parinte, may sahig po yan. At natatandaan ko talaga, walang kaamoy-amoy, mga parinte, kasi mataas po yung sahig po niya. Yung hangin po ay labas-pasok dyan sa ilalim. Kaya hindi po talaga nangangamoy yun. At iwan ko lang, sa tingin ko may kinalaman po sa egg production po nila. Kasi dito sa ito, dito sa chicken coop po rito ngayon, medyo maamoy po siya. Samantalang doon, talagang walang kaamoy-amoy, mga parinte. Yung nakaangat, yung pong, may ano po siya. Kumbaga, may second floor. Hindi ko rin alam kung may kinalaman doon sa egg production. Pero tsak na may kinalaman po doon sa kalusugan po nila, maaaring naka-apekto rin sa egg production po nila. Kasi biruin mo naman, hindi ka komportable kasi maamoy po yung ginagalawan po nila. At siyempre, maaaring nagbigay po ng discomfort po sa kanila yung amoy po. Kaya maaaring nakaka-apekto po sa kanilang egg production. Na ikinumpara ko naman doon po sa ating goat house na kinonvert po natin noon ng layers. Araw. Dito po tayo ngayon sa harapan po na ating farm. At ito rin lagi kong napapansin po dito. Ito nakatambak. Akala ko nung una ito po yung mga sako-sako po ng simento. Pero may halong graba po ito, mga pariente. Kailangan maalis na po ito dahil masakit sa mata. Nandito pa naman sa harapan po ng ating farm. At dito mga graba na ito. Doon po itatambak ito yung mga diyan, yung kasi pag umuulan dito po pumupondo po yung tubigan po ito, itong area na ito. Diyan ko ipapalagay ko po mga buhangin po rito, mga graba. Hindi po ito graba po ito, saka itong mga pagalakal na rin po natin ito. Ito po mga tira-tira mga yero, mayroon pa po doon sa unahan. Papakalakal na rin na po natin ito. Tapos itong gumagana po ito, mga parinte, ito po cement mixer. Magagamit po ito pagdating ng araw kasi balak po kasi na may-ari. Ito po yung isisemento po ito. Itong mga karsada po natin,
gawing konkreto, mga pariente. Ayan. At dito po sa bandang kanan po natin, dito po yung isang espasyo po rito na pinaararo na po natin gamit yung pong displo, yung pong diplaka, hindi po yung pangdurog. Ayan. Inihahanda lang po natin itong lupa na to. Pero uunahin po natin yung pong gagawin po natin mini lagoon po doon sa ano, sa may banda roon. May gagawin po tayo mini lagoon hanggat hindi po nagawa yun, hindi po tayo magtatanim kasi mahirap eh, gagamitin po kasi natin yung tubig doon. Dito dito po tayo mag-umpisa ano, magawa po ng ano, yung furrow irrigation. Ayan. Dito po sa gilid po niya, ito po mga mahahabang damo na to. Ito po titirahin natin ng ano, herbicide. Pero yung gagawin po natin nito, kasi pag ganito po sila kataas, tapos titirahin mo ng herbicide, naku, napakagastos po ng herbicide, mga parente. Kaya ang gagawin po natin dito, ano, mamawir po natin ito hanggat ano na siya. Pag manipis na po siya, kahit sabihin natin isang dangkal, kalahating dangkal, yan, pwede na nating tirahin ng herbicide at hindi na magastos yun sa chemical. At yung mga area lang po ng ano, sa may bandang kasada po natin, yun na po yung titirahin po nating herbicide at hindi po tayo magagamit ng herbicide kung saan nandoon po yung ating mga gulay. Kasi yun ang bala ko, magawa po tayo ng ano, yung canal irrigation, yung chemicals doon, yung herbicide masasama sa tubig. Kaya ito lang po yung ano, gagawin po natin, ano, gagamitan po natin herbicide. At pati na rin po yung mga ano po dito, mga damo-damo po rito, itirahin po natin herbicide. At gawin na rin po natin maintenance na, kahit sa isang buwan titira tayo, hindi po natin hihintayin po siyang lumalago o tumatangkad. Kasi pag tumatangkad na, saka natin titirahin ng herbicide, eh magastos po yun kasi maraming kakainin na herbicide. Ito rin po, medyo malawak-lawak po ito. Ito na rin pong area na ito. Ito na po yung natitirang matino. Kumbaga, wala na po tayong malawak-lawak na espasyo na pwede natin magtamnan. Pero since nga babalik po tayo na ano, tanim po tayo mga gulay, maaaring mayroon po tayong mga area po na masakripisyo po yung ano, yung mga nakatanim doon. Halimbawa, yung mga saging, banda roon, may mga saging po doon, yung sa may malapit sa ating manukan. May area po doon na medyo malawak-lawak at saka may nakatanim na mga saging na medyo maliliit pa. Doon po tayo, isasakripisyo po natin yung po saging doon. Pariente, sisili po tayo dito po sa ating nursery kasi ang daming sira itong ating nursery at tingin ko na ayos na kasi yung bubong po niya, wala na po tayong nakikitang ano, nakabitin ng mga yung parte ng ating bubong. Ayan. At naayos na rin mga pariente kahit papano. Ayan. Pero may parte doon na ano, na pumupondo po yung tubig. Bagay, sandali na lang solusyon na dyan. Pero ito po yung ano, ito pinagawa na. Kasi gagamitin, uli po natin ito. Kawawa namang mga settings po dito. Parang napapabayaan na yung mga ano po rito, yung mga seedlings. Ayan. Hindi na po sila siya na ano eh. Parang nagtampo. Lumalaylay yung mga dahon, mga pariente. Yung mga seedlings po rito. Payatos pa. Ayan. Bagay, tayo na magdadala dito sa ano production, sana naman eh ano, gawin po natin ano, maganda po yung ating ano, yung mga settings po natin. Makikita nyo naman mga prete, hindi po uniformado po yung tubo po niya oh. At saka ano, parang nagtampo. Lumalaylay po yung mga dahon. Yan. Di bali, pagdating ng araw, gawin po ito ng ano, gawin po natin ito ng ano, magandang nursery. At hindi ko rin napasilan po yung ano po natin doon sa may unahan. Mayroon po tayong ilang tangke po dyan ng ano, azolla.
Iwan ko lang kung ano. Titingnan mo natin kung anong kalagayan ko niya ngayon. Hindi ho kasi ito basta-basta, ano, kaya sadyain mo talaga kasi nasa gilid ko ito, mga kapariente. Yung natatandaan ko, mayroon ho tayong apat na ganito nung araw. Ayan. Buhay pa, mga pariente. Kaso lang, medyo kulay brown na po siya. Hindi po katulad ng ano, yung talagang masiglang masigla na berte-berte po, mga pariente. Mayroon nga tayong apat na aso na po rito eh. Napakasayang naman yung ano dyan. Yung baby sheep. Ayan. Ito. Ito po yung ate asula. Ito, hindi naman po asula ito eh. Duckweed po ito, mga pariente. Hindi po asula yan. Duckweed din ito, oh. Duckweed. Halos. Halos po yung duckweed po yata ito. Duckweed ito, mga pariente. Hindi po ito asula. Yan, duckweed po ito. Tayong apat na pad po rito. Pero yung laman, hindi naman po ito asola. Ito po yung duckweed. Ayan ang duckweed po yan. At may nag-swimming po rito. Ang palaka. Ayan. Papasilan rin po natin, mga pariente. Yun pong ginawa natin nung araw eh. Ano, nag-aalaga ko kasi tayo rito ng ano, yung African night crawler. At nasasayang din yun po yung mga bulate po natin. Eh, sa ngayon eh, matagal na po yung tumakas. Napakasayang po nito, mga pariente, kasi marami po tayong mga gulay na nalalanta. Yun, magandang pagkain yun sa ating mga bulate. Ayan, ito po yung dating ano po natin, vermiculture, mga vermicast. Ito, pwede pa ito eh, may mga ano po rito. Ayan, baka po pwede pa ito ano. Bubuhayin natin ito, mga pariente. Bubuhayin natin ito. Kasi napakasayang. Yung kulang lang naman ito eh. Ano, tinamad po yata nung araw kasi yung ho kasing vermicast, nangangailangan po yun ng ano, laging namamasa, moisture. Pag natutuyo po yung lupa, mga pariente, yung po mga bulate ay tumatakas. Yun ang sabi po nila. Kaya nga siguro ngayon, wala nang bulate po rito. At bala kong bubuhayin po ito pag medyo makaluwag na po tayo at lagyan po natin ng ano, katubig po rito, yung parang sprinkler. Kasi sa tingin ko kaya nga ito parang na-abandon na. Gawa nung medyo may kalayuan at sadyain mo talaga, dadala ka ng tubig at titiligan mo. Kaya nga siguro ito hindi na bigyan ng pansin nung araw. At bubuhayin din po natin ito. Sayang din po yung mga ano, yung mga vermicast, napaka ano po yun, nutritious po yun. Ganda yun dun sa ano, lalo sa mga pula. Ayan, bubuhayin natin ito, mga pariente. Pag medyo makakaluwag na po tayo. Ayan. Ayan, mga pariente, dito po tayo ngayon sa ating chicken coop po ng ating layers. Papasukin po natin, mga pariente. Ganito po karami yung ating mga layers po dito. Ayan. Ang ganda po ng paitlugan po nila, mga pariente. Oh. Talagang hindi magkukulang po ito sa population po nila kasi ang dami. Tatlong tire na ano, paitlugan. Mga pila ka ni Booker, ano? Kaling itlugan nila, pilang po. At ilang, basta sinigang kasi nan, paigo or gini nila. Ayan. Ang dami po, mga pariente. At isa sa napapansin ko, mga pariente, medyo ano po siya, may amoy. May amoy po siya kahit ito pong sahig po, may mga may nilagay po silang ipa po rito, pero amoy na amoy ko po yung ano,
yung ipot po nila mga pariente. Kailangan din siguro na regular yung pagpalit po ng ipa po, kasi ito nga tumambag po sa akin, medyo nangangamoy. Kaya maaari sigurong naikumpara ko po ito mga parente doon po sa ating lumang goat house na kinonvert po natin ng layers. Yun po, na doon. Dating goat house po natin yan. Tapos nilagyan po natin nung dinispatsa po natin yung po ating kambing. Ipinalit po natin yung mga layers. At maniwala po kayo mga parente, umabot po kami noon ng 90% yung pong egg production doon. Pero yung population noon, sa natatandaan ko mga 200 lang yata, 250, parang ganun, 260. Eh dito, ang dami po nito mga pariente, 500 po yata yung population po dito. Pero yun na nga, yung napapansin ko, nangangamoy po siya. Kahit sabihin natin may ipa po rito, may mga ipa po rito, nangangamoy po siya mga pariente. At maaaring nakaka-epekto po ito sa kanilang kalusugan o baka sa egg production po nila. Hindi ko alam kasi disclaimer po, hindi po tayo eksperto po dito. Pero yun lang pong naikumpara ko po doon sa yung pong dating goat house po natin. Yan, goat house po natin yan. At kinonvert po natin ng anong araw mga pariente, may sahig po yan. At natatandaan ko talaga, walang kaamoy-amoy mga parente kasi mataas po yung sahig po niya. Yung hangin po ay labas-pasok dun sa ilalim. Kaya hindi po talaga nangangamoy yun. At iwan ko lang, sa tingin ko may kinalaman po sa egg production po nila. Kasi dito sa chicken coop po rito ngayon, medyo maamoy po siya. Samantalang doon, talagang walang kaamoy-amoy mga parente. Yung nakaangat yung po, may po siya, kumbaga may second floor. Hindi ko rin alam kung may kinalaman doon sa egg production. Pero check na may kinalaman po doon sa kalusugan po nila, maaaring naka-apekto rin sa egg production po nila. Kasi biruin mo naman, hindi ka komportable kasi maamoy po yung ginagalawan po nila. At siyempre, maaaring nagbigay po ng discomfort po sa kanila yung amoy po. Kaya maaaring nakaka-apekto po sa kanilang egg production. Na ikinumpara ko naman doon po sa ating goat house na kinonvert po natin noon ng layers. May amoy po siya mga parente. Kahit may ipa po ito. May mga ipa po ito. Pero kung tignan po natin ang maigi, talaga ang dami po ng yung ipot po nila. Nagkahalo-halo na. Kaya siguro, mas maganda po siguro, regular yung pagpalit po ng ipa po rito. Ayan. Yung mga parente, base lang din po sa atin na obserbahan kasi yun nga, hindi po tayo eksperto. Pero siyempre, sa tagal ko nang kumapasel po dito, paikot-ikot rito. At yun pong naging observation ko mga parente. Ayan. Dito o, saka dito po sa banda mga parente, ang dami pa po yung paitlogan po rito. Kaya hindi po tayo kinakapos doon po sa paitlogan po nila. Yung problema, yung pong manok na mangingitlog, ayan. Mga pariente, dito po tayo ngayon sa lungga ni Kasamang Denver. Yan po yung lungga ni Kasamang Denver at ipapakita ko sa inyo yung pong rat snake na nahuli po nila. Ang laki naman pala nito, Bear. Takuan na ganyan. Mura ba siyang malditohon? Malditohon yun. Gisok mo na yan. Kuhan di, kahulong da. Gisok na yan. Yan, ito pong ahas na ito mga pariente. Pumasok doon po sa breeders ha, mismo. Yung pong nilunok niya, ito pong isang
bahin po natin, ay yung breeder po natin, babae. Ayan, nilo-lockdown niya yan. Tapos, anong, nakikita niya, ang dami pong nakapaligid po niya yung mga tao. Inilabas po na yung kinain niya na nasa dyan na nandiyan yung, ano, yung manok. Iniluwa daw niya. Siguro, kasi pero pag nasa tiyan niya yung ano, yung manok na yan, humihina kasi sila niyan. Manghihina sila ba? Parang hindi sila makakalaban. Kaya nung nakikita siguro niya maraming nakapaligid na tao, niluwaan niya para makakalaban po siya. Parang ano, kaya niyang labanin yung mga nakapaligid sa kanya. Ang laki ng mga pariente. Ito bir, bawal ito bir, ano ha? Patayin, bawal sa DNR. Pwede, hindi bali, makikita naman ito na yan eh. Kibonis lang din. Wala ba? Sige lang, makikita mo sa yan. Ang laki. Siguro, mga 2 ka metro ni, no? Oo, 2 yun. Oo. Lakos tao, sir? Oo, 2 ka metro ni. Dako eh. Dako po gubukton. Ako, gubukton po niya. Ganina po, ganina. Oo, ganina. Kutsa, kanina pa pala ito umaga mga parinti. Ayan, ang laki. Ang tapang pa naman, oh. So, naku, pero panbir ha? Gilang, mo ato ni Kugun sa iba. Pero bawal ni siya, dili ni siya pwedeng patayon ha. Di masan ni siya labir. Ah, dili. Amoran ni kuhaan ng ipon, sir. Ah, makuhaan ni mong ipon? Oo. Di siya mapiktuhan niyang kaon? Dili na. Kanaan kapiro lang. Ah, kapiro? Pragbakti, sir. Laki. Oh,